Kamusta kayo ito ang Saini Marites? Din ang katotohanan. Dito po sa atin pong investigation laban kay asa para kay Jubilin Galieno. Dahil nawawala na po ang focus ng tao para hanapin itong si Jubilin Galieno. Nakapokus na po kay Hubert at Jubert na pinagsabong ng mga otoridad. O, di ba po? Okay, at tayo po ay bago tayo mag-umpisa, atin muna pong basahin ang mga nagbibigay ng comment ngayon dito po sa atin pong live program. Okay, unang-una po si Ling Alin Padilla watching from Taiwan. Salamat po. Ito naman si Marilyn Bonbon, good morning po. At Naim M. Abu Bakar watching from Mindanao. Mabuhay, maayong buntag sa inyong tanan diha. Okay? Ramiscal David, ang tagal, pakita mo na ang video ng palagay ng bungo. Okay, mag-antay kayo, wag niyo kong utusan. Mag-antay lang kayo. Eh kayo nga nag-aabang lang, ako nga yung naghihirap, hindi pa nga nag-aatat na atat, eh antay lang. Okay. Naim M. Abu Bakar, ayan na, Tommy Abile. Salamat po. Ana Puno Castro, galing po yan, mula po yan sa bansang Hong Kong. Good morning po, Sir Tommy. Good morning po. Ramiscal David, ang tagal. Ace Alcantara, good morning po. Sandri Shiny, watching from Thailand. God bless Sir Abile. Jerry Bell, good morning. Himala, aga ng idol ko. Ikaw talaga, Jerry Feld. Ay, ang dami nag-aabang eh. Kaya nga hindi, kaya nga itinachap-chap ko na lang eh. Alam nyo po ba, Jerry Feld, sa totoo lang ha, si Hubert, nung pinyansahan namin yan, dahil ako po kasi ang may hawak ng surety. Ay, hindi ko alam kung galing sa politiko ha, wala akong alam doon. Kung galing ba sa politiko ang pinangpiyansa. Kasi ako ang may hawak ng surety. Kaya ako ang nagpiyansa. Nagkatao naman na ako ay isang mamamahayag at komentarista. Kaya inalalayan ko dahil yung tiwala ng nanay ni Hubert na sa aming himpilan. Kaya nung binalita ng bandera na formal na itong adik na ito eh, formal na kasama si Bansot, katulad kong Bansot na nagbabalita niyan. Sabi pa niya, formal nang naghain ng demanda ang magulang ni Hubert sa tanggapan ng piskal. Alam niyo po ba na, ipapakita ko rin yan isang araw dito, nag-hysterical ang nanay ni Hubert dito. Alam mo ba ang sigaw ng nanay ng Hubert? Diyos ko, ano po ba ang kasalanan namin sa iyo? Bakit mo ginawa sa amin ito? Hindi ba kayo nanlulumo niyan? Pati ang makapangyarihan sa lahat, nasisisi ng magulang ng nanay ni Hubert. Kung nandito kayo sa akto ng mag-hysterical ang nanay ni Hubert, baka pati kayo kahit anong tigas ng puso ng lalaki, iiyak. Dahil sa ginawang mali na pamamahayag nitong sinungaling na banderang ito. Hindi pa yan ang dinukot eh. Yan. Kung nandito lang kayo, tutulo ang inyong luha. Sinisi pa, nagtanong ang nanay ni Hubert, bakit Diyos ko, bakit ginawa, nangyari ito sa amin? Anong kasalanan namin? Huh? Eh itong mga iba nga, itong mga kumag na nanunood, na lalo nang nai-impluensyahan sa maling paniwala, nitong sinungaling na himpilan. Abay, alam nyo po bang nangyayari? Tuwang-tuwa sila sa kabila ng talagang pagdudusa at hysterical ng nanay ni Hubert dito sa aming himpilan. Papakita ko sa inyo minsan yan. Kaya kayong mga tigil-tigilan ninyo. Ha? Huwag ninyong idiin. Kasi, tingnan nga nyo, mamaya mapapanood ninyo. Si yung broadcaster nga ng bandera na adik, nakita na nga ninyong humihit-hit ng shabu.
May investigation bang ginawa ang mga kapulisan dito? NBI dito, may ginawa ba? Wala! Eh bakit patuloy pang gumagala yung animal na yan? Bakit hindi yan kinulong? Isama sa mga aso, idugpawn yan! Kung hindi pa naman, ewan ko ba, may ustisya pa ba dito sa Palawan? Yung isang ordinaryong tao, pipinsalain, samantalang yung broadcaster na adik na tauhan ninyo, tuta ninyo rito, pinabayaan ninyo. Mamaya, panood din ninyo yaman. Nakahanay naman eh. Big was. Basahin natin. Pinatay ang internet. Hindi pali. Tingnan mo. Oh, ganon. Ganon kasari. Sige, restart nyo lang. Total na kaano naman eh. Tuloy-tuloy naman, di ba? I-upload natin mamaya. Ganon kasindikato dito sa Palawan. Ganon ka-impluensya. Ha? Di ba? Mawawala bigla ang internet mo. Nasaan na yung mga nanonood ng live ngayon? Wala na! Pinutol ng PLDT! Ay anuhin nga ninyo, asikasuhin ninyo mamaya yung Globe, yung fiber, magpakabit nga tayo. Kasi itong PLDT nito, aywan ko kung kasama na ito sa sindikato eh. Yung fiber ng Globe, applyan nga ninyo kasi itong ito matagal nang nakinabang ito sa atin, itong PLDT na ito. Palibhasa, yung mga nakalaban natin na nandiyan, empleyado ng PLDT, yung mga kapatid at anak. Kaya biglang iwawala yung ating live. Ay di paano yung mga nanonood kanina? Napakarami pa naman sanang mga comment. Biglang pinutol. Oh, ganun kawalang hiya dito sa Palawan. Ganun ang sabwatan dito sa Palawan. Paano ninyo mapapanood ngayon yan? Oh, nag-umpisa pa lamang, umiinit pa lang yung aking bunbunan. Bigla nang nawala yung internet. Huh. Oh, di na maligno na naman ako. Di ba? Ganun! Eh, si Liubert nga eh! Sumurinder lang! Dahil sa pagkasaksak niya doon sa kanyang pinsan, eh, lumabas, bigla na lang umamin, napaamin. Biglang pinaamin na siyang pumatay kay Jubilin. Kahit sa aking paniwala, buhay si Jubilin. Tingnan nyo. Oo, wala na. Anong oras pa kayo na ibalik yung aming internet? Mayroon pa ba? Nakapanood pa ba kayo? Ha? Mayroon pa bang internet? Ha? Tayo, nakabalik na ba? Oh, wala pa. Oh, eh, gamitan nga natin ng cellphone. Malay mo kung, oh, di ba? Kasi wala na eh. Oh, ba't nawala? Oh, sabi na yung ano, bakit nawala? Kung hindi ba talaga krimang itong nandito? Oh, di ba? Eh, kawalang kwenta talaga itong ating PLDT dito. Kasabwat kasi yan eh. Ha? Kasabwat po yan, mga kabigwas. Kaya ngayon, alam na ninyo, kapag naglabas ako ng mga... bumalik na. Ibalik nyo. Kasi kapag naglabas ako dito ng ikahihiya nila, biglang mawawala ang ano. Ha? Biglang nawawala yung internet. Ha? PLDT dyan sa Manila. Itong inyong PLDT dito sa Palawan, hindi ko alam kung kasabwat ito ng kadiliman. Ha? Bigwas. Bayad naman kami lagi, mga kabigwas. Bayad kami. Pero sa totoo lang, bakit kaya laging ganon ang ginagawa ng PLDT? Oh, di ba? Oh, ito ilalagay natin dito ngayon para malaman nila ha, mga kabigwas. Magsisingit lang ako konti sa inyo ng kita mo pati sabi nga ito, nawala kayo sir. Totoo. Eh paano hindi mawala? Eh biglang pinutol. Oh, yan ah. Yan mga kabigwas ah. Doon po sa mga nanonood po ngayon ng live, ha, naka-live na ako dito sa cellphone, ha? Naka-live po ako sa cellphone, ha. Yan. Pinutol po ang atin pong internet. Kaya yung nandoon sa mga malalayo ngayon, hindi po
makapanood. Kasi pinutol ang aming internet. Bayad naman kami. Ganun, kawalang hiya ang PLDT dito. Kasabwat po ng kadiliman. Ha? Pati yung aking ano, nag-traliko. Wala na akong kuryente pagdating ng alas 10. Kasi talagang tinatanggalan. Eh, kunyari, mayroong mga ginagawa. Kaya wala akong program. Eh ngayon, hindi nila ma-impluensyahan ang paliko. Ay ito na ngayon ang ginagawa naman nila ngayon. Yung internet. Puputuli na naman nila yan pagdating na ng oras ko. Binwas. Internet na naman. Kaya walang kwenta, magbabayad ako ng buo. 3,000 higit yan ang isang buwang bayad ko. Samantalang mayroong fiber ngayon ng Globe na 1,600 lang. 150 Mbps pa. Samantalang itong sa PLDT, ang binayaran ko 30 Mbps lang. 30 lang. 3,000 higit. Hindi pa maganda ang serbisyo. Meron na? Ibalik mo na ang live para yung mga tao eh nakaabang. At least alam na nila. Pag upload mamaya, alam na nila na pinutol tayo. Eh puputulin pa rin nila yan pamaya kapag nakita na nila yan. Puputulin nila uli yan. Kita mo. Ganun sila rito. Lahat na ng harassment ginagawa nila dito. Pagkaitan lang ng balita ang mamamayan. Ganun po dito sa Palawan. Binwas. Ngayon, iba, sayang yung mga nanonood ngayon ng live. At least nasubukan nila na kung paano ihaharas ang nag-iisang himpilan na nagsisiwalat ng katiwalian. Binwas. Binwas. Ayun. Investigation para kay Liubert, magiging patas kaya. Tinan mo, di ba nawala na? Kababalik lang po natin. Kasi kasabwat po nila yung PLDT na yan. Mga kabigwas. Kaya doon sa mga vlogger na nakatutok dito sa akin ngayon, ganun ang sistema dito sa Palawan. Ganun kawalang hiya. Nandyan pa nga minsan, magugulat po kayo. Ha? Nagmagugulat kayo. Pagdating ng alas 10, biglang mayroong inaayos na poste para lang walang kuryente. Nandyan yung sinasabi nilang mayroong gagawin, nawawala na kami ng internet. Kaya kawawang kawawa yung mga nanonood ng live na nasa ibang bansa. Pasensya po kayo. Ganun po rito sa amin. Ganun nila ako hinaharas. Hindi pa yan nagsawa. Tagtarin ako ng kaso. Tagtarin ako ng harassment. Manandyan pa yung mayroon pa dyan nagbibideo kung saan-saan iikot dito sa aming compound. Ganun ang harassment dito. Pagdating ng oras ko, tanggalan ako ng kuryente. Tinan mo kanina, kayo mismo nakasaksi na wala bigla ang internet. Maganda naman ang internet lahat dito. Paano? Yung mga binibira natin, mga kapatid at kamag-anak, nandiyan nagtatrabaho. Nandiyan ang iba, nasa Paliko. Ang iba, nandoon sa PLDT. Kaya iwanan natin yung PLDT na yan. Bugok yan. Kasabwat yan ng kadiliman. Biglang naputol, di kawawang kawawa yung nanood kanina. Ang dami pa namang comment nun. Nawala bigla. Ganon kasalbahe. Ini-impluensyahan na naman siguro ni Maligno ang PLDT. Natanggalin dahil palibhasa yung bayaw mo nandiyan nagtatrabaho. Bigla din yung tanggalan. PLDT Maynila, imbestigahan ninyo itong manager ninyo dito sa Palawan ng PLDT. Walang hiya yan, walang kwenta yan. Binwas. Binwas. Alam na nila kapag programa ko, nandiyan ang harassment lahat. Tanggalan ka ng kuryente, tanggalan ka ng internet. Ganun sila kawalang hiya. Bakit? Takot kayong mailabas ang katotohanan? Basahin natin. Samantalahin natin habang dahil nandiyan, nakatutok yung mga taga-PLDT na yan. Pero applyan ninyo yung Globe Fiber ha. Ang binabayaran ko dito sa PLDT, 3,400. Monthly,
30 lang Mbps, samantalang yan sa globe na yan, 150 Mbps, 1,600 lang. Ngayon ihaharas pa ninyo ako, mga bubo. Pasahin natin umpisa. BB Perez, present. Sir, good morning, sabi ni Richman Enriquez. GR Romeo, Elmar Dingal, shout out po, good morning, mabuhay ka. Sabar ko lungo, langon, nawala internet bigla. O ganun nga po, inaharas ako dito eh. Christopher Gabriel Alos, sir, biglang nawala, sabutahin na naman. Totoo yan, pare. Richman Enriquez, sir, nawala. Oh, na sayo, nawala ang nawala net ninyo. Oh, Florencio Bakil, salamat na ibalik na rin. Oh, ganun dito. Alex Arellano, okay, balik na. Oh, sabi na Julia Fernandez, ayan na, live na. Julia Fernandez, oh sir, nawala ka bigla. Oh, ganun sila dito, bigla akong pinuputulan yan eh. Oh, sabi naman niya, kakampi taga Puerto Princesa City. Kakampi ka po ng taga Puerto Princesa. Salamat po. Sabar po langon. Sabi niya, grabe talaga ang internet na wala bigla. Yan. Ay, ganun sila eh. Yan ang sabuatan ng kadiliman dito. Richmond, saan ba yun? Okay. Ito naman, sir, new guys. Sir, ingat mo kayo palagi. Pati family niyo po, bigyan niyo ng proteksyon. Salamat. Sabi naman ni, ano yung istas, kunti. Bigay ko na wala. Oh, go, go. Sabi ni, ano, ni Team Cooling. At sabi naman ni Richman, sabi niya, shit, new guys. Sabi niya, share yan. Share. Okay, Florencio Bakel, grabe. Dumidilim ang PPC. Team Cooling, sir, ilabas niyo po yung video Tanim Kalansay. Marami pa kayong mapapanood. Richman Enriquez, back up, Wi-Fi niyo po. Yan nga po eh. Kuha tayo ng globe. Kasi itong PLDT nito, ang daming ginawang kalukuhan nito. Thanks, Sulaiman. Saludo po ako sa iyo, sir. Talagang direct to the point ka magsalita. Barinda Barrientos Quesia, pati internet maligno. Hayop talaga. Bilisan mo na, sir. Baka maputol na naman. Ano? Oo, nawala. Okay, sige. Ganito po. Unahin natin, ha? Oh, baka sabi nila baka mawala na. Baka mawala na naman. Naawa din ko. Sabi ko nga sa inyo, kung hinaras si Hilliobert, ako tinaddad nga nila ako ng kaso rito noon eh. Noon, tapos pag hindi kasi hindi ako napalayas, yan pagdating ng alas 10 biglang mawawala ang kuryente. Ngayon biglang mawawala ang internet. Ganun 'yan. Kasi may mga kamag-anak na nando doon. Okay, umpisahan natin. Ha, umpisahan natin. Tutok kayo. Mga kabigas, ito po ay hiniling na unahin ito dahil ito yung unang depensa nila. Wala tayong layuning awayin sila. Ang gusto nating gaygayin, kung nasaan si Jubilin. Si Jubilin ang ating hinahanap dito, ha? Hindi natin ililigaw ang taong bayan doon sa dalawang magpinsan na kung saan ay na-impluensyahan. Tinuturuan, pinaamin. Bakit nasabi mo? Sinumbong na ni Hilliobert eh. Kung paano sila. Ito po ay paliwanag. Paliwanag po ito ni CIO Ligad. Yan ha. Mga kabigwas, nasaan ba yung ano? Mayroon ba dito? Yung ano kay Ligad? Nasaan dito? Okay, ito dito pala. Ito. Hindi mo pa pala nailagay. Okay. Yan. Oh. Okay. Wag muna ba kayong mag-ano ha? Kasi naka-live ako. Okay. Naka-live po tayo. Ito. Okay. Yan ha. Unahin natin to. Mula po ito kay... Ay, hindi. Unahin natin yung kay Ligad. Yung walang sugat. Okay. Sige po ha, mga kabigwas, atin po munang i-play itong video ni Ligad na kung saan ay sinabi walang sugat itong si Hilliobert. Ingnan nyo. Yan ha, tinamo ha. Okay. Uy. Anong oras ngayon? Oras.
5.35. So, yung mga binitawan mo kanina, hindi ka pinilit? Hindi po. Oh, tingnan natin yung katawan mo, baka kasi lumabas na, alam mo na yung mga kwento-kwento, ikaw eh, pinahirapan o ano, o pinaamin. So, malinis yung mga katawan mo. Hindi ba na sa yung mga tato? Oh. Okay. Naintindihan tayo? Ayos din ba? Oh, hindi ko na nga pinakikita masyado yung mukha mo. Gusto mo? Bert, yung sinasabi ni Ligad na hindi ka raw nila sinaktan, hindi pinakita doon yung video mo, paano ba nangyari yun? Ano po yun? Yung hindi sinaktan, sabog po yung muso ko noon, tapos yung bata ko, paga din. Yung mga pasako po dito sa tuhod, yung inangat na yung damit ko, wala naman ako dito sa ano sa katawan. Ang pambilidro na sa akin, yung tuhod ko, yung dalampakan ko. Tapos yung ano yung ulo ko po na inuntog doon sa ano sa pader. Pero wala po talagang pasang makikita doon. Siligad talaga yon nagsalita? Siligad po yung ano, nagbibidyo sa akin. Pero yung uso mo noon... Hindi po nila pinakita yung mukha ko masyado kasi nga po sabog po yung uso ko ito. Bakit sumabog yung uso mo? Yung po yung pagkasama sa pagsampalan si Nilas. Sino nagsampal? Si Manalo. Okay po. Gusto nyo po bang ulitin ko mamaya yan? Ang unang sabi ni Ligad, walang pasa. Hindi ko na masyadong pinakikita ang mukha mo. May ibig sabihin, hindi pinakikita na ang mukha niya dahil daw ay yung katawan ang pinakikita. Bakit hindi pinakikita ni Ligad? Sabog pala ang nguso ni Liubert nung oras na yon. Hindi mo talaga ipapakita yan, sabog eh. Big wash. Big wash. O ngayon, sinagot ni Liubert, sabog po ang akin pong labi noon kasi sinampal po ako ng chinilas ni Major Manalo. O, Kernel ba, Major? Oh, kaya pala hindi ninyo pinakikita sa makatuwid po, mga kabigwas. Kontradiksyon ang nangyayari doon sa paliwanag ni Ligad, doon sa paliwanag ni Liubert. Magkaiba. Ha? Bigla nilang, sa totoo lang po ha, na-guilty po sila. Na-guilty si Ligad. Bakit na-guilty? Pinakita agad. Ha? Kumuha na pala sila ng video na wala umanong, hindi umano sila sinaktan. Hindi ba ninyo napansin ang bibig ni Liubert na panay ang takip niyang ganon? Dahil pala, sabog ang nguso ni Liubert ng mga oras na yun. Okay. Ibig sabihin, malinaw na nagkaroon ng sabwatan, kontradiksyon, ang naglagay pa ng watermark ang bandera. Sa makatuwid, itong bandera, ito yung kasabwat nila. Sa lahat ng lakad, nakabunton ang bandera. Eh bakit ang bandera ay nakatutok sa kanila? Paano hindi magiging makabuntot yan? Ay kasama ang politiko na nagmamay-ari dyan. Iwan ko kung may share na si Ligad dyan. Ang alam ko, si Byron, Mayron, si Mayor. Ibig sabihin, kapag mayroon kang problema rito, pagkakaisahan kanila. Mayroon na silang pulis, may NBI, may anti-crime, may CIO, may media. Sino pa ang masusulingan ng ating ordinaryong mamamayan? Big wash. Sino pa ang lapitan ng ordinaryong mamamayan? Kapag nag-reveal din naman yan, hahawak ng arma sa itaas, kalaban na ng sundalo yan. Lalong napapalaki ang problema. Hustisya ang inahanap ng mga taga-Palawan sa mga damuho at malignong impaktong mga politiko maging itong mga kapulisan dito sa Palawan. Big wash. Ibig sabihin, may pa-exclusive pa kayong mga taga-bandera? Bandera naman pala kayo ng kasinungalingan? Marami kayong masasaksihang video rito sa kagagawan ng mga damuho na ito. Sa makatuwid, may sabwatan.
O natapos na ngayon ang sabuatan? Natapos na ang usapin dito sa kapulisan. Dadako na tayo ngayon. Dahil kailangan ang mag-imbestiga ay NBI na. Yan ang pinagkatiwalaan ni Senador Rapi Tulpo. Oh. Yan ang pinagkatiwalaan. Sana naman, Senador, taga-nasyonal ang hiniling ninyo. Dahil mismo, taga rito, nagdududa din. Bakit? Ito po ang akin pong ipapalabas sa inyo. Hindi pa po ito poll video at ito picture lang ha. Kasi po, ang mag-iimbestiga nito ay NBI. Eh, di ba? Baka magkasabuat na naman itong si Louie La Rosa. Itong si Louie La Rosa, bago ko ilabas yung sa NBI, itong si Louie La Rosa, nung sinasabing kasuha, kinasuhan, formal ng kinasuhan, itong si Hubert, abay, panay ang diin. Ito na! Ito na! Oh, ang galing! Pero mga kabigwas, habang di grabe kabangag, oh, di ano kaya, baka maya habang nag-hit-hit siya ng syabo, hinaluan ng katol! Kaya ganon! Pero naimbestigahan ba ng kapulisan? Wala! Walang nagkalakas loob na mag-imbestiga. Si Hubert na walang akalam-alam, di umano, doon sa krimen, biglang pinaamin si Louie La Rosa humit-hit ng syabo. Pero nasaan kayo? Nanahimik kayo. Bakit? Anong dahilan? Ganon ang sabuatan? O sige, kontakinan ninyo ngayon ang PLDT, sabi tanggalan ng internet si Biwas. Biwas. Ganon kayo kawalang hiya. Ngayon, dahil sa walang hindi tayo tiyak na makamit ni Hubert ang tunay na hustisya dito sa Palawan, eh nandalo na ngayon, nandyan na sa NBI. Ako, nagnaniwala ako, napakaraming matino sa NBI. Marami rin akong kaibigan dyan sa NBI. Napakaraming matinong tao na nandyan dyan. Pero sa iisang taong pagkagawa ng pagkakamali, nasira ang hanay ng NBI. Pero hindi ko nila lahat. Dahil mas marami pang matino dyan kaysa bulok na NBI agent na ito. Kanino napunta ang investigation? Ang hahawak si Cedric Kaabay. Si Cedric Kaabay? Ano ba ang background ni Cedric Kaabay? Yan po ang tao nasa NBI na pag nilapitan mo laban kay Bigwas, gagawan ka agad ng complaint yan. Pasa ka agad sa piskal yan. Ay, siyempre, kasabay may mga kakilala sa fiscal office yan. Diretso yan. Ganun yan. Ay bakit nasabi ko na wala akong tiwala? Sa aking sarili, wala akong tiwala. Pero sana ilabas ang katotohanan. Maging patas dapat itong si Cedric Kaabay. Iwan ko ba sa iyo, Garbo? Bakit kinuha mo pa ito? Ba't pinabalik mo pa ito? Pinatapon ko na yan sa Tarlac eh. Susulatan natin ang DOJ na dapat tanggalin ito dito sa Palawan. Bigwas. Bakit? Makakamit kaya talaga ni Hubert ang investigation na yan na si Cedric Kaabay ang humawak? Si Cedric Kaabay ay nasasangkot sa pagbibinta ng mga karnap dito sa Palawan. Bigwas. Bigwas. Nakita niyo po yan? Yung larawan na yan na nandyan sa NBI? Si Ana po yan. Kung ang tao, kung lalaki, may tinatawag na bagman, siya naman ang bad girl. Bad girl. Hindi bagman. Andyan, oras po yan ng bilihan. Alam nyo po ba ang sino bumili ng Raptor? Dalawang retired teacher. Pinaghirapan yung pera ang iniipon. Binili ng Raptor. Saan ang transaksyon? Sa loob ng NBI. Hindi ko lang ilabas yung video ha. Masyadong sampal na rin kay Cedric yon. Pero ipinalabas ko to nung nakaraan. May una akong episode na ipinalabas ko. Yung nagbilang pa ng bundle-bundle na pera doon sa lamisa niya. Sinong taong hindi maniniwala na legal ang bintahan ay nasa loob ng NBI ang bilihan? Yun pala, karnap! Oh,
Sinong maniniwala dyan? Sino magsasabing hindi totoo ang transaksyon yan? Dahil nasa loob ng NBI. Ngayon yung NBI na yan na mag-iimbestiga, siyang hahawak kay Liubert. Maging patas kaya? Nagtatanong ako sa iyo, Cedric. Maging patas kaya ang resulta niyan? Huwag na ninyo antay na ilabas ko yung pagbibilang pa niya ng pera at tumanggap siya doon sa mag-asawa. Nag-iiyak ang mag-asawa rito dahil hindi na nila makuha. Niligaw-ligaw pa sila. May kasabwat mga abogado. Mantakin mo, binili nila yung Raptor. Itong araw na ito, isang linggo paglabas nila, sinalubong ng Highway Patrol Group. Hinuli, muntik pang kasuhan yung Coast Guard na nag-drive ng carnapping. Eh yung ano nangyari, nung in-expose natin at nagreklamo tayo sa ombudsman, anong ginawa nila si Rick Abay? Ibinalik ang pera doon sa matatanda. Ibig sabihin, tiwali ka kaya wala kang karapatan mag-ihahumawak sa basilan. Masilang investigasyon. Big Was. Big Was. At kontakin natin ang abogado natin. Dapat hindi ito rito eh. Iwan ko ito si Garbo, bakit pinabalik yan dito? Pero kung ang lalabas dyan ay totoo, patas, believe ako. Pero ayon sa aking pagkakalam, kapag nagkasalungat ang resulta ng DNA, ng PNP at ng NBI, magkakaroon pa pala sila ng case conference. Pag nagkaroon ng case conference, mag-uusap na yan. Pare, para mapagtakpan kita, paano gagawin natin ito? Ay di wala na rin, sa buwata na rin yan. Ano pa ba hustisya ang inaantay natin dito? Hindi na maglaro na lang tayo ng Jack and Poy. Big Was. Big Was. Jablo ka mong kirit-kirit. Hindi ko na lang po pinalabas ang video kung paano nagbilang si Cedric ng pera nung binayad ng mag-asawang yan. Nag-hysterical dito yun. Nandyan sa episode ko yan. Umiyak. Kaya nga doon ako nagsampa. Hindi pa ba tinabla ng isang kaso sa ombudsman? Dagdagan natin! Ano bang mayroon kay Cedric Abay? Bakit nabalik dito yan? Ha? Ano bang mayroon yan? Hindi kaya ng iba ang ginagawa niya? Anong klaseng gawain yan? Tapos ngayon siya ang umawak ng kaso na yan? Alam niyo yung taong yan. Sabi ko na nga sa'yo, o Cedric, nasaan na yung reklamo ko sa'yo? Inaksyonan mo ba? Wala! Di ba may nagreklamo ako sa'yo yung binroadcast ni Diwinding Itim na mayroong papatay sa akin na komando? Pinaimbisigan ko sa'yo, ginalaw mo ba? Hindi! Bakit? Kasabwat ka! Dapat sa'yo pala tagtaran ng kaso doon sa ombudsman. Big Was! Big Was! Nasaan yung reklamo ko? Wala! Kaya paano kami maniniwala na magiging patas itong investigation para kay Liubert? Kaya mga kabigwas, sa atin pong mga investigation, sa atin pong pagmamanman ngayon, umaasa tayo na magiging patas itong investigation ng NBI. Sana maging patas. Pero kung hindi patas, isa lang ang masasabi ko. Tiwali kasi ang pinahawak ninyo. Ano pa kaya? Ano pa hustisya makakamtan ng mga ordinaryong tao dito? Magbabasa muna tayo ng mga comment ng atin pong mga nanonood ngayon. Salamat noon sa mga nanonood ngayon ng live. Lalo na sa mga vlogger, may natuklasan kayo. Ang nag-imbestiga ngayon, ang humawak sa investigation, si Cedric Kaabay, na si Cedric Kaabay ay involved sa pagbibinta ng karnap dito sa Palawan. O ngayon, maniniwala kayo, magiging patas kaya yan?
Huwag na ninyong iantay, ilalabas ko yung video na nagbilang kasi ng pera. Binayad ng matatanda. Big Was. Big Was. Kung gusto ninyo ng mga ganitong usapin ay huwag nyo kakalimutang i-click ang subscribe button, i-like, i-share at i-hit ang notification bell upang laging updated ka sa mga ilalabas naming mga video at i-comment nyo lang ang mga inyong mga opinion sa ibaba. Salamat mga kamarites!